Dan magandang araw mga DIY, Alex na naman nagbabalik para sa ating panibagong video. Ang isang video natin ito, pagkukumpara natin yung integrated amplifier at power amplifier. Sasabihin ko yung advantages or mga pangunahing advantages at disadvantages ng bawat isa. Ayan guys, at para makapag-decide kayo kung ano yung dapat nyo unahin or bilhin. Ayan, unang-una, tanungin natin yung ating sarili kung saan ba natin gagamitin yung ating sound setup. Ayan, so gagamitin ba natin pang kwarto lang, pang bahay, pang movies, ayan, pang music, o pang mini party, pang outdoor ba natin, or indoor lang. Ayan guys, gagamitin ba natin pang indoor-outdoor, ayan, both, or gagamitin ba natin pang negosyo. Ayan guys, ilan lamang yan sa mga katanungan na dapat natin consider bago tayo mag-decide kung anong dapat nating bilhin. Ayan guys, kung integrated ba or power amplifier. Okay, at bago tayo magpatuloy sa mga bago pa lang guys sa ating channel. Ayan guys, huwag nyo guys kalimutan na mag-subscribe. Ayan guys, pakiclick nyo rin yung notification bell right down below para ma-notify kayo sa ating mga susunod na bagong upload na video. Sa syempre, pakilike at share na rin para makapagbahagi tayo ng konting kalaman sa iba. At magkakaroon din tayo ng konting sound test para sa ating power amplifier at integrated amplifier. Unang-una yung power amplifier. Ayan, pag sinabi mong power amplifier, more power or a real power ang naka-indicate sa kanya. Ayan. So, designed for heavy use or long use. Ayan, pwede sa ating pangbabaran. Suitable for mid-high or subwoofer. So, yun nga lang kailangan natin crossover or any sound enhancer gaya ng equalizer or BB Maximizer. Ayan guys. So pang-apat, pwedeng-pwede natin gamitin na pang outdoor. Ayan, big events. Ayan, big parties. So pwede rin naman natin siyang gamitin indoor. Yung nga lang, hindi natin maximize yung kanyang usage. Ayan, so usually, minimal volume lang yung ating magagamit dito. So ibig sabihin yung pinambayad natin ay hindi natin mamamaximize. Dahil nga, hindi naman natin malakasan, so gumastos tayo ng malaking pera or malaking halaga. Dito naman tayo sa ating integrated amplifier. So unang-una, yung advantages nito ay more features. Ayan, so meron siyang built-in tone control, mic inputs, wireless connection, ayan, minsan USB port or SD card port. Ayan, so mas flexible yung kanyang function or features. Ayan, so pangalawa, ready to use na ito. Ayan, so lalagyan na lang natin ng speakers. Magagamit na natin siya. Ayan, pwede na natin adjust yung mga tono or tunog. So pangatlo, suitable for mid-high use. Ayan, so maganda siya sa pang-boses at tweeter. Ayan guys. So dahil hindi kalakasan, nababagay siya sa mga instrumental at high-frequency speakers tulad ng mga tweeters. So pang-apat, suitable siya sa indoor use or home use. Ayan guys, so pwede rin siya sa mga church, party, birthday, mini events. So panglima, mas mura. Okay, so panglima, mas mura ang amplifier na to. So hindi na natin kailangan bumili ng equalizer, crossover, or any enhancer. So magagamit natin siya on the spot. Ayan, at syempre magaang, mas madaling i-setup. So ngayon naman sa disadvantages, papaliwanan ko lang ng konti. Okay, so dito naman sa ating so dito sa ating power amplifier, unang-una, pag bumili tayo niyan, mabigat, lalong-lalo sa mga conventional or class H na mga power amplifier. Ayan guys, yung mga nakagis na nating power amplifier. So sa ngayon, meron namang mga class D na magagaang. Hindi pa ganun kadami or may kayang bumili dahil nga mas mahal yung mga class D. Ayan guys, so pangalawa,
hindi mo magagamit ito na mag-isa nang walang crossover or equalizer. Ah, guys, dahil ang lalabas sa kanya sound ay raw, ibig sabihin, hindi mo matitimpla. Ayan, guys. Pero may tricks ako dito sa akin nakarang video na ginamit ko siya alone. Ayan, so pwede natin palabasin yung sound na gusto natin. Ayan, guys, panoorin nyo sa ating na nakarang mga video. Ayan, guys, so kung di ko makakalimutan, ilalagay ko yung link sa baba mamaya. Okay, guys, so pangatlo, not practical or hindi practical sa home use. Ayan, dahil nga napakalakas. Kailangan pa ng crossover or equalizer. So, another gastos na naman. Ayan, guys, dahil napamahal na tayo sa power amplifier. So, kailangan na naman natin bumili ng equalizer or crossover para mapaganda natin yung tunog or patimpla natin yung tunog. Guys, okay, pang lima, mas mahal yung mga power amplifier. Siyempre, dahil nga mas matindi yung mga ginamit na pyesa. Mas mahal yung mga ginamit na pang power supply. Mas marami yung transistor. Mas makapal yung mga heatsink. Ayan. Kaya, mas matibay yung chassis. Ayan, dahil sa kailangan ng mas matibay dahil nga mas mabigat siya. Kaya siya mas mahal. Okay, guys, pagdating sa ating integrated amplifier, para sa disadvantages niya, less power, hindi suitable sa mga subs or subwoofer at heavy long use. Ayan. So, hindi pwede pang matagalan at hindi advisable sa ating mga subwoofer, ang ating mga integrated amplifier. So, mabigat para sa kanya kapag gusto nating gamitan ng subwoofer dahil ang subwoofer ay pang bass or low frequency. So, kailangan natin ng extra strength or power para mapagalaw natin yung ating mga subs. Okay, guys, pangalawa, not recommended for outdoor use. Ayan, guys. Para mas lumakas at lumawak yung kanyang nasasakupang or para mas lumakas at umabot sa mas malayo yung kanyang sounds. So, ang tendency, bubulum natin more than 12 o'clock na kung saan na nagkakaroon or madaling masira or mag-overheat yung ating power or ang ating integrated amplifier. Pangatlo, ayan, so hindi siya designed sa mahabang gamitan. Especially kapag naka-volume ng high or nakasagad yung volume niya. Sa mga hindi ko nabanggit na advantages at disadvantages, guys, please comment down below. So ngayon naman, papakita ko, paparinig ko sa inyo yung pagkukumpara or yung sounds ng bawat isa. Okay, guys, let's go! Okay, mga kadeos, pagpapatuloy ng ating video. So, na-ready na natin yung ating pagtetest. Okay, yung sa kanan na integrated amplifier. At sa kaliwa naman yung power amplifier natin. DXB natin, ayan, may 400 watts RMS per channel. At yung atin namang integrated amplifier ay nasa 200 RMS estimated per channel. Ayan, so yan guys, kung makikita yung pagkakaiba. May tone control adjustment or knob ang ating integrated. Mga control sa mic. At mayroon ding Bluetooth, USB SD card. Sa ating power amplifier, sadyang volume lamang. So visually or initially, yun yung pagkakaiba sa harapan. Ayan, guys. So yung speaker natin, tig isang channel lang ginamit natin. Ayan. Okay. So, sound test lang naman. So, tignan natin sa likod. Pagdating sa likuran nating amplifiers, ayan, so, tig isang speaker lang yung nakakapit. Ginapit natin sa right. Ayan. Papunta sa ating speaker. Okay. Pagdating sa power amplifier naman, kung nagkabit tayo sa kaliwa or left channel or channel A. Ayan, so mapunta sa atin ang mga speakers dito. Ayan. Tapos yung input natin, tikisa lang rin. Ayan. So left channel sa power amplifier. Right channel sa input naman ng auxiliary ng ating integrated amplifier. Okay. So itong input naman na ito ay papunta sa ating mini mixer sa harapan.
Yan. So, gagamit pa rin tayo ng wireless connection. Bluetooth, ito naman ating Android tablet, yung ating player. Okay, para madali natin mamayang mabuhat ito, may pakita sa camera. Ayan, at ang gagamitin naman nating selector. Itong ating left and right balance. Paglilay ko sa left pala, yung ating power amplifier ang gagana. At paglilay ko naman sa right, yung ating integrated amplifier. Okay. So, ganoon lang kasimple. Ayan, tingnan lang natin yung pagkakaiba ng tunog nila. Okay, yung ating equalizer ay naka-zero. Ayan, itong dalawa. High tsaka low adjustment. So, balance lamang yung galawin natin. Ayan. Ayan. Gumagana yung dalawa. Sabay na gumagana yung ating power at integrated amplifier.
Ayan, okay. Off na natin. Okay, so pakinggan natin kung may sa pag-off natin itong dalawa, kung may tutunog na speakers. Okay, nakasiro yung mga volume. Ayan, so off natin. Okay, walang mga puto. Or walang pumitik sa speakers. So pagdating dito sa ating DXB. Ayan, so mayroong konti. Alright guys, so yun yung pagkakaiba ng design ng ating Joson Saturn sa ating DXB. Ayan. So, sa power, wala akong masabi sa DXB. Pero pagdating sa on-off, ayan, mayroong nga tumutunog. So, medyo ano pa rin. Nakaka-bother pa rin. Mas maganda pa rin yung wala-wala akong marinig. Natunog. Okay guys, so hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat sa mga nanonood hanggang sa uli. And guys, at bago tayo tuloy ang magtapos, sa mga bago pa lang guys sa ating channel, huwag nyo guys kalimutang mag-subscribe. And guys, pakilik nyo rin ang notification bell right down below para ma-notify kayo sa ating mga susunod na bago upload na videos. At syempre, pakilagay siya na rin para makapagbagi tayo ng konting kalaman sa iba. And guys, so napakinggan nyo yung pagkakaiba ng integrated amplifier at power amplifier. Ayan, kung makikipapansin nyo or kung maririnig nyo, ayan, so pagdating dito, raw yung lumalabas or hindi timplado. At pagdating naman dito, ayan guys, so timplado na. Kung baga sa kape, meron tayo dito black coffee at 3-in-1. Ayan, so dito yung 3-in-1 natin at dito naman yung black coffee. So syempre, kailangan natin ng konting asukal at pampalasa. Ayan guys, iba na. So, ayan, so sa mga gusto mag-umpisa, so nasa sa inyo kung ano bibili nyo. So pagdating sa ating power amplifier, so kailangan natin dito ang equalizer, ayan, or crossover. Ayan. So kung wala kayong balak, dagdagan pa ng amplifier at inyong power amplifier, so it's better to buy equalizer, mas maganda equalizer na lang. So kung balak nyong dagdagan or plano nyong dagdagan later on, pili na kayo ng crossover. Ayan. So crossover equalizer na yung kailangan nyo. Ayan. So usually ito ginagamit hiwalay upang ihiwalay ang subwoofer, mid-range at tweeter. Ayan. So bali tatlo yung bibili nyo. Ayan. So tulad nga na nasabi ko, dyan na papasok ang crossover at equalizer. Ayan, at meron pa tayo mga pwedeng dagdag dyan na mapapaganda ng tunog. Mga BB Maximizer or Bass Enhancer, ika nga, sa mga DXB. Okay? Okay guys, at muli, ito ang Unico Direction na nagpapaalala. If you want it perfect, do it yourself.